na to? Game na? Hintay! O, mag-iingat ka, ha? Ito na. Bilis tayo! Sige! O, sandali lang. Bilis! Ang galing! Ang galing! Tay, ako naman kakakulin yan! Uy, Nato, dyan ka lang. Tayo mo ako bumaba. Nato, dyan ka lang, sabi! Bumaba ka! Baba, baba! Para naman po tumiba yung tuhod ko. Para hindi na ako palang palapa. Para hindi na po. Po? Opo. Nato, sa susunod, huwag na huwag ka na mag-aaral umakyat ng puno, ha? Baka magkapareho na tayo ng kapalaran yan sa susunod. Hindi ako papayag noon. May iba pa kaming pangarap ng nanay mo para sa'yo. Oka, sabihin mo na kaya. Ang ano po? Anak, basta makikinig ka sa tatay mo, ha? Di bali nang lulumpo-lumpo ka. Bata ka pa naman eh. Titibay din yung tuhod mo, paglaki mo. Basta ang intindihin mo, ang laman nito, ha? Pero po, mas gusto kong maging malakas. Mas mabilis, parang ikaw. Oo na. Pero promesa mo sa akin, ha? Huwag na huwag ka na mag-aaral umakyat ng puno. Pagbutihin mo yung pag-aaral mo, yun ang importante. Naintindihan mo? Okay. Halika na, sige na. Kakain na tayo. Baka absent. Hindi. Nakita ko siya kanina sa flag ceremony. Eh, nasaan? Doon tayo! Alam ko. Wala naman mag-bell. Kanina ka pa namin hinahanap. Pinagtataguan mo ba kami? Ito pa nabigo namin eh. Oo, oh, saan ka pupunta? Ha? Teka, teka. Bakit ka nagmamadali? Salamat ka. Makapapasensya namin sa'yo. Kasi, masarap ang tindang biko ng nanay mo. Wala. Sarap. Teka, bakit walang yog? Bong, Joaquin, Aaron, sorry ah. Nakalimutan ko. Nakalimutan ah? Hmm? Anay! Sorry na, buhatin niya, buhatin. Buhatin ko. Saan niya ko dadalhin? Dito. Dito ka namin dadalhin. Aras! Pagsumbong ka, mabuti kung mapansin ka pa niya. Hindi mo ba alam na pupunta na siya sa Dubai? Kawawa naman. Iiwanan ka na ng tatay mo. Kawawa, sinado, kawawa. Bye, bye. Kawawa naman. Iwan niyo na yan. Otoy, anong ginagawa mo dyan? Ha? Ba't nandiyan ka? Hindi totoo yun. Ito ha, long sleeves to para pagka... Tay, ba't kayo nang-iimpake? Alis pa kayo? Anak, halika dito. Mag-usap tayo. Totoo pala. Pupunta kayo sa Dubai. Opo. Mahirap ang buhay, anak eh. Kailangan magtrabaho ng tatay na maigi. Tato! Tato! Kasi naman, okay eh. Sinabi ko na sa'yo, sabihin mo agad eh, para hindi napipigla si Nato. SP. Alam mo naman, hindi ko kaya. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin yun eh. Tsaka pagdating kay Nato, nahihirapan ako parati. Baka maisipan kung hindi na tumuloy niyan. Uy, aba, Oka, hindi maaaring hindi ka tutuloy, ha? Ang laki na nagagastos mo sa pag-alis mo, madami na tayong utang. Naku, Maring SP, ang swerte mo naman. Makakapagdubay na pala yung asawa mo. Naku, giginhawa ka na. Sana nga ako, pagdilang anghel kayo. Pare. Kano katagal ang kontrata mo doon? 2 taon. Pero pagkatapos ng unang taon, pwede ako umuwi dito para magbakasyon. Matagal-tagal mo rin palang iiwan tong si SP mo. Ako, baka maghanap ng iba yan o baka maligawan. Ah, biro lang. Kung ako sa'yo pare, huwag ka na umuwi. Idiretso mo na. Saan yung pamasahe mo? Idagdag mo na sa pambayad mo sa utang mo sa'kin. Tandaan mo. 150,000 ang utang mo sa akin. Nakakulateral itong bahay ninyo. Kaya nga todo kaya do ko dyan sa Dubai. Huwag kang mag-alala. Makakabayad din ako ng utang ko sa'yo.
Alis na ang tatay bukas. Pwede ba kita makausap na maayos? Ayoko sana umalis eh. Pero kailangan. Gusto ng tatay maging maganda ang buhay natin. Para rin sa kinabukasan mo. Paano magiging maganda yung kinabukasan ko kung wala naman yung tatay ko? Nato, lumalaki ka na kasi. Lumalaki na rin ang gastusin sa pag-aaral mo. Gusto sana ng tatay na makapagtapos ka ng kolehiyo sa Maynila para mas mataas ang marating mo. Hindi ka tulad namin ng nanay mo na hindi kami nakapagtapos ng pag-aaral. Kaya ito lang ang mga nalalaman namin. Hanggang dito lang kami. Parang po masama ito na. Oo nga. Wala rin namang masama kung may mangarap kami ng mas mataas para sa'yo. Tignan mo yung kamay ng tatay. Hawakan mo. Ito. Anong nararamdaman mo? Matigas po. Makapal. Ibig sabihin po nun, masipag kayo. Masipag nga, anak. Pero wala naman nararating ang tatay. Dahil pamimitas lang at paglalako ng nyog, ang alam kong gawin. Yun lang. Kaya ang pangarap ko sa'yo, maging boss ka. Maging manager. Yung malaking kinikita. Anak, ito. Para sa ito, pag-alis ko, markahan mo tong mga numerong to. Sa bawat araw na wala ako dyan, mamarkahan mo. Hindi mo mamamalayan. Pagkatapos ng isang taon, nandito na si tatay. Makakapiling na ang mga mahal ko sa buhay. Bakit ganyan pa rin ang itsura ng mukha mo? Bakit malungkot ka pa rin? Ayaw na po sa school ko. Bakit naman nato? Estudyante po kasi. Bakit? Buka! Ha? Buka! Naku, oh, baka pwede naman kumuha ka muna ng ngiyog, oh. Kasi wala nang ngiyog para dun sa piko. Oo, oh, sige. Oh. Tayo, sinasabi ko po. Sandali lang, anak. Naghihintay yung mga bisita dun sa ngiyog, eh. Ilan ba kailangan mo, SP? Kahit isa lang. Sigurado ka? Oo. Oh, sige. Sandali lang, anak, ha. Ingat, Oka, ah! Sige. Nato! Anak, mauli ka na sa eskwela, oh! Sige na, tara na. Nay, malapit na po, oh. Sabi ni tatay, pagkatapos ng isang taon, babalik na siya. Gusto ko rin yan, Nato. Pero alam naman natin na hindi na yun mangyayari, hindi ba? Isipin na lang natin na mas tahimik na ang tatay mo ngayon, di ba? May sinat ka ba? Masakit ba sa'yo? Ano nangyari sa'yo? Bakit nanginginig ka? Nandiyan na lang po ako papasok. Ano hindi papasok? Patigil. Bawang ba yun? Nato, ikaw ah. Ang bata-bata mo, pag grade 1 ka pala, ayaw mo na mag-aral. Ang dami po kasi sa labay sa school eh. Pako. Sibang po. Pakito. Napadaan kayo. Ang gandang araw, SB. Dinala kita ng isang kabang bigas. At umani na naman yung palayang ko. Salamat na lang, pero may naisasain pa naman kami. Ikaw naman. Masamang tumanggi sa grasya. Hindi na lang, kasi hindi pa rin naman kami nakakabaya dun sa utang namin ginawa para sa placement ni Oka eh. Nako, saka na natin pag-usapan yun. Ah, Nato, baka gusto mong sumabay sa amin. Iadi ko na si Bong. Ah, Bong, totoo ba itong sinasabi ni Nato na marami daw salbahe sa eskwelahan niyo? Mga salbahe po? Wala naman po. Halika na, Nato. Sumabay ka na sa amin. Hindi. Huwag po kayo maniwala dito. Siya nga po yung salbahe. Nato! Dadahilan ka na naman, ha? Biro itong... Ikaw, ano ka ba nakakaya? Sige na. Sumabay ka na sa kanila. Salamat, ha?
Sige, eto. Oh. Sige na. Sige na. Sama mo na siya, Bong. Sige, SP. Nay, huwag na ho kayong maglako. Ako na lang ho, mainit ang panahon. Pagkatapos ko ho nitong isa, babalikan ko naman yan. Huwag na. Ako na lang, kaya ko naman. Nay, meron nga pala tayong mga order, ha? Apat na bilao. Doon kay Maring Glenda. Paano meron daw kasing party doon kina Joaquin sa makalawa? Ay, mabuti. Dagdag kita. Opo. Kay Ron, Joaquin, alam mo ba kung anong ginawa ng bulinggit na to? Nagsusumbong na sa nanay niya. Tumatapang na ata. No? Ha? Aray! Kasi nag-aalala ako sa apo ko eh. Para bang biglang-biglang nawala ng gana sa pag-aaral. Alam mo, puntahan mo kaya sa eskwela, magtanong-tanong ka doon. Hindi. Eh kasi sabi niya, meron daw kasing mga salbahe sa eskwelahan. Pero siguro naman eh, yun eh, away bata lang. Eh kasi baka... Nay, may masyado pong maraming problema iniwan si Oka sa atin. Siguro mas importante na kumita muna ako para naman makabayad tayo sa mga utang natin. Sige na ho, ayos na ho ako, ha? Sige. Salamat na yan. Ba't ako na lang lagi nakikita nyo? Inaalo ko ba kayo? Wala. Ayaw lang talaga namin sa mukha mo. Pamaw. Alam mo ba? Ayaw ka sa mukha mo! Huh? Malabang ka na talaga, ha? Aray! Tawa nyo! Yan! Aray! Bakit ka malungkot, Oka? Nahihirapan na po ang asawa at anak ko. Marami po akong dapat ginawa para sa kanila. Hindi sana ako na-aksidente pang nagbigay ko sa kanila yung ginhawa na pinangako ko. Ganon talaga ang buhay, Oka. Walang nakakaalam kung hanggang kailan lang ang buhay ng tao. Pero kung magpapaalam po ako sa inyo, baka pwede po akong bumalik sa lupa kahit sandali para matulungan ko lang pamilya ko. Malalaman natin. Kahit ano po, kahit pa paano, gagawin ko po. Mahal na mahal ko po sila. Lumabas mo dito! Tulong! Sino ka? Tulong! Sino yan? Tulong si Tatong! Ano ba napuntar yan? Sino may gawa sa'yo dito? Ha? I hope hindi na mauulit ang insidente ito. Kawawa naman si Nato. Ah, oo. Makakaasa ko kayo. Okay, salamat. Salamat, to. Ganyan talaga mga bata. Minsan makulit, minsan sutil. Baka naman may ginawa itong sinato para hindi siya ng mga anak namin. Sasandali nga lang ko, ano, mawalang galang lang. Eh kahit ano pa man yun, parang hindi naman ata tama na ilagay ang anak ko sa loob ng cabinet. Siya, tapos na yan. Siya nga pala. I-cancel mo lang nga yung order ko sa yung biko. Ho, bakit naman ho? Basta, nawala na kami ng gana. Sa iba na kami yung order ng biko para sa party. Sige, pakito. Sige, Aling Belia. Ano, SP? Gusto mo sumabay sa amin? Hindi na. Kaya namin maglakad. Ay, okay ka lang. Sigurado ka? Oo. Hindi, baka gusto mo talaga sumabay. Maluwag pa. Ikaw, ha? Malaki ka ng loko. Huwag mo na ulitin yun, ha? Dahil po masama? Dahil bala kong ligawan si SP. Alam mo naman bala kong ligawan yung biyudang yun. Tapos igukulong mo yung anak niya sa cabinet. Bakit si Aling SP pa? Ah, basta. Siya ang gusto ko. Asigurado ko siya makukuha ko. Sige na, sumakay ka na. Kung hindi ka kakain, tumayo ka na lang dyan. Gawin mo na assignment mo. Lato, pakiusap lang, ha? Buong araw ako maghapon akong pagod sa paglalako. Kaya pwede mo mo kukonsumihin. At po ako sinisisi niyo sa nangyari. Hindi kita sinisisi. Ang sinasabi ko lang, kung sana hindi ka nakagulo doon sa mga kaklase mo, di sana hindi kinat sila ng nanay ni Joaquin yung orders niya. Alam mo ba, apat na bilao yun? Wala po ako sa lanan. Basta po, ayaw ko na mag-aral. Ayaw ko na! Anak?
Pero wala kang kasalanan doon, ha? I'm so sorry. I'm so sorry. Pero wala na akong kakampi. Wala na. Wala na. Wala na. Wala na. Hindi ko na po kayang tiisin to. Sobra-sobra na po ang paghihirap ng mag-ina ko. Napagbigyan na ang hiling mo dahil mabuti kang ama at para na rin magabayan mo ang iyong anak sa mabuting buhay. May isang kondisyon. Ano po ito? Hindi ka pwedeng magsatao. Magkakagulo ang mga nakakakilala sa iyo. Hindi ka pwedeng magpakilala sa anak mo na ikaw yan. Paano mo yun? Ang kalikasan, ang mga puno, hayop, halaman, at marami pang iba ay may buhay. Ikaw na ang bahalang mamili. Salamat po. Maraming salamat po. At isa pang kondisyon, 30 days ka lang sa baba. No more, no less. Hi, Nato. Sino ka? Ako si Yatat, ang Magic Coconut. Yatat? Oh, kanina ka papalingaling nga. Anong hinahanap mo? Wala naman po. Oh, anak-anak, okay na to. Oh, basta anak, alam mo nang gagawin mo, ah. Pag tinakot ka ulit ni Bong, isumbong mo sa teacher mo, ha? Sige, ingat ka, ha? Ay, sige. Bitiw niyo siya! Ikaw ba yun? Ikaw ba yun? Sino yun? Ako yun. Ha? Ha? Ah! Ah! Anong nangyayari dito, ha? Hindi ko kayo maintindihan. Isa-isa lang pwede? Okay. Ma'am, yung yug po, inabol po kami kanina. Inumin na po kami! Ako ba niloloko nyo? Hindi mo! The three of you will stay behind after school, ha? At magwawalis kayo ng buong campus! Wala na kayo nakita kundi si Nato! Sandali lang, you stay there. Huwag kayong alis. Sandali lang! Ano ka? Tao? Alien? O kaya maligno? None of the above. Ako ay isang magic coconut. Saan ka nang galing? Sa heaven. Pinabalik. Pinadala ko dito para tulungan kayo ng nanay mo at lola mo. Wow! Swerte naman namin. Para magiging bodyguard kita? Oo. Hanggang sa matuto ng leksyon ang mga lokong yun. Pero sa tingin ko, hindi na sila uulit eh. Gusto mo testingin? Sige. Ayun yung tatlo. Lapitan mo. Si Nato! Papakilala kita kay nanay. Tsaka kay lola. Sigurado matutuwa sila. Magandang araw, SP. Marami pa ba yan? Naka na. Papakyawin ko na. Sige. Maraming salamat sa lahat ng tulong mo, ha? Oh. Huwag mong alalahanin yun. Wala yun. Mag-isang taon na patay asawa mo, ha? Hindi ka ba nalulungkot? Hoy, SP. Tandaan mo, ha? 150,000 utang niyo sa akin. Naka-collateral yung bahay niyo. Ang bigat ng iniwan na problema ng asawa mo.
Hindi niya sinasadya. Aksidente ang lahat. Eh, kaya nga eh. Napakasaklap, di ba? Kahit na siguro araw at gabi ka magbenta ng biko, eh hindi kayo makakabayad ng utang niyo sa akin. Pasensya na, Pakito. Ginagawa na namin ang paraan ni Nanay. Tumawag na kami sa mga kamag-anak para sa tulong. Eh, may iba namang paraan para makabayad kayo ng utang niyo sa akin. Ano ibig mo sabihin? Pakasalan mo ako, SP. Magbubuhay rin na ka pa sa akin. Nay, may sasabihin ako sa'yo. Ano yun, anak? Halika na ako! Mabuti na lang dumating. Hoy, SP! Kapag tinanggihan niyo ako, di ako mangingiming palayasi kayo dyan. Kaya kapal naman ang mukha ng Pakitong yan. Naku, SP, mas gugustuhin ko pang mawalan tayo ng tirahan kaysa magpakasal ka dun sa lalaking yun. Paano na si Nato, Nay? Masyado pa siyang bata para makaranas na mawalan ng tirahan. Aba, huwag mo sabihin iniisip mo pumayag sa kondisyon niya. Nako, siguradong babangon sa hukay ang asawa mo pag gano'n ang nangyari. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko, Nay. Parang nawawalan na ako ng pag-asa na mabigyan si Nato ng maganda kinabukasan. Ano na nga yung plano mo, Yatat? Basta, matutuwa ka. Pero bago yan, may paalala lang ako sa'yo. Kahit nyug lang ako, dapat gumamit ka pa rin ng po at opo. Wala kayong tatay ko, ah. Sige na nga po. Sandali lang po. Sabi nyo, natutulungan nyo po kami ng nanay ko. Pero, paano po? Sundin mo na lang lahat ng sinabi ko. Una, ilagay mo lang ang alarm clock sa alas 12 ng gabi. Susunod, ibaon mo ako sa tabi ng puno ng nyog. Ha? Ayoko po. Baka mamatay ka. Hindi. Hindi ako mamamatay. Magmamagic ako. Promise? Hindi ka mamamatay? Hindi. Basta pagkabaon mo sa akin, hintayin mo ang pagsapit ng alas 12. Makikita mo, mawawala na lahat ng problema mo. Magbabayaran po namin yung mga utang namin? Opo. Hindi na po mawawala yung bahay namin? Hindi na po. Hindi na po mapipilitan magpakasal ng nanay? Para lang hindi na makuha yung bahay namin? Hindi na po. O dali na, sayang ang oras eh. Okay na. Balik ka? Hindi ka mamamatay? Ay, ang kulit ng bata. Kasi, tagapagtanggol kita sa mga asal bahay. Kapag nawala ka, paano na ako? Hindi ako mamamatay sa gagawin mo. May isang request lang sana ako. Pakisama, no? Hmm? Sige na nga. Thank you.
Nato ho ba natulog sa tabi ninyo? Aba, hindi. Akala ko ba dun sa tabi mo natulog? Hindi ho. Ako nasa si Nato! Nato! 1,000 piraso ng nyug yan. Tayo mismo sa 5 piso, isa. 5,000, ha? Nato. Ah, mawalang galang na ho. Ano pa ito? Anong nangyayari? Binayaran ko lang naman yung mga pinakyaw ko nyug kay Nato. Iluluwas ko ngayon ito sa Maynila. Oh, 5,000 yan, ha? Pate! 1,000 piraso ng nyug. Saan galing yon? Nato, masama ang nagsisinungaling, ha? Saan ang galing yung 1,000 piraso ng nyug na yon? Doon po! Tinulungan ako ni Yatat! Sinong Yatat? Mamaya 12:00 ng gabi po. Makikilala niyo rin si Yatat. Pero sa ngayon po, ano po yung pera? Ingatan niyo po yan, ha? Malilito po sa school. Nandito na naman kayo. Gusto ko lang sabihin sa'yo. Sabihin mo sa nanay mo, magbayad na lang kayo ng utang. Kasi ayaw ko itang maging kapatid. Lalo na ako, no? Huwag kang mag-alala. Balang araw, mababayaran rin namin lahat. Sigurado ka? Sigurado! Sapang tao? Sapang tao! Boom! Kami pa kanina to. Sa bagay, okay na rin. Hanggat maaga, magkasundo na kayo para kapag kinasal kami ng nanay niya. Hindi kayo ikakasal. Ano? Sabi ni Nato, makakabayad na sila na siguradong sigurado. Paano naman yun? Saan sila kukuha ng pera? Malay ko po. Sige, maghanda ka at magmamanman tayo. Basta po, bago mag-12:00, ibabaon natin ito sa yata sa hukay. Tapos, Nay, pag saktong 12:00, mamumunga na yan. 1,000 piraso kada gabi. Anak, alam mo, gagabihin ka na naman sa pagtulog mo. Sige na, akin na yung si Yatat. Oh, tama ang nanay mo. Kailangan mo nang matulog. May pasok ka pa bukas. Pero... Oh, nakita mo, naantok ka na. Halika na, matulog na tayo. Sige na, kaya ko na yung si Yatat mo. Nay, ingatan niyo si Yatat, ha? Po. Sige na po. Uy, teka muna. Bukay? Ibaon bago mag-12:00. Mahal? Mahal? Nakakapagsalita ka? Anong tawag mo sa akin? Mahal. Opa! Opa! Nagpaalam lang ako para makabalik ako sandali. Alam ko mabigat ang problema ninyo. Binayagan ako dahil alam nila na meron akong kailangan gawin para sa pamilya ko. Salamat, Oka. Salamat. Pero may isang kondisyon, SP. Hindi dapat malaman ni Nato ang tungkol sa katauhan ko. Baka magulan ang isip ng anak natin. Oh, sige. Pero bakit Yatat ang tawag sa'yo? At balik na rin mo. Yatat? Tatay? Oo. Anak! Tama ba yung nakita ko? Kinakausap ni SP yung nyug? Oo pa! Yan yung nyug na yung tumomino sa amin ng mga barkada ko. Maliwag ang nyug yun. Ganun ba? Sige na, mahal. Ibaon mo na ako sa hukay para tuloy-tuloy na yung solusyon sa problema natin. Nasasayang yung oras eh. Oh, sige, sige. Once upon a time, pangarap at panaginip mo sa kaisaya, halika.
na si Nato na makakabayad na sila. Naku pa, baka mas umaman pa sila sa'yo. Hindi ako makakapayag. Technically, sa akin pa rin yung lupang yan eh. Pero, tinan mo nga naman ang swerte. Mapapangasawa ko ng pinakamagandang si SP. Tapos may lupa pa akong may magic tree. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yari ka sa akin. Mayaman na naman ako. Sabi sa inyo na eh. Totoo si Atat. Oo, anak. Ako naniniwala na kami. Alam mo, talagang hulog ng langit yung tata. Ay, este, kaibigan mo. Eh, maaga kasing nag-hakot kanina ng nyog si Mang Tonyo eh. Kaya maaga din nagsara yung bentahan. Eksaktong 1,000 piraso. Aba, eh pag ganyan ang ganyan, madali nga tayo makakabayad ng utang. Oo nga, Nay. Eh. Totoo palang may milagro ang langit. Uy, Espe. Iniirit ka ng tuwa dahil sa 1 nyog. May naman. Natutuwa lang ako. Magandang araw sa inyo. Pakito. Ito, diretso ang usapan na. Halos 1 taon na ako nagpakabait sa inyo. Pero lahat ng bagay may katapusan. Anong ibig mo sabihin? Eh, mukha rin namang hindi kayo makakabayad sa utang. At mukha rin hindi mo rin man ako type SP. Kaya kukunil ko na lang sa madaling usapan. Paano madaling usapan? Iniilis ko na itong bayad lupa. Aba, teka ha, sandali. Meron kaming kopya ng kontrata ha. At meron pa kaming halos 1 buwan para makabayad ng utang. Eh, ba't patatagalin pa? Hindi rin mo kayo makakabayad sa utang. Magbalot-balot na kayo at bukas na bukas. Hindi, hindi. Susundin natin ang kontrata. May sapat na panahon pa kami para buuin ang 150,000. At pag pinilit mo kami, tatawag kami ng polis. Oh, tama. Tama, Anay. Teka, teka. Ang init namang ulo ninyo. So, sige, tuparinan naman ang kontrata. Pero kapag hindi ka nakabayad, SP, pati interest, sisingilin ko sa'yo. Anong interest? Ikaw. Hindi naman pwedeng ikaw. Sabihin, 1 gabi na lang ng pagmamagic ng puno, makakaraos na tayo. Yay! Dahil lang kay Atat! Kabuto na lang, alas 8 pa lang, tulog na yung mga kapitbahay natin. Oo nga, Nay. Mabuti yun para walang nakakasaksi ng mga kababalaghang ginagawa ni Oka. Ay, este ni Yatat. Si Nonoy, laging naalala si Tatay. Nay, wala na si Tatay. Di na siya babalik. Tumulong sa atin, si Yatat. Saan na nga pala si Atat? Naisa rin po ang problema ng pamilya ko. Mabuti naman kung ganun, Oka. Gusto ko lang ipaalala sa'yo. Malapit nang mag-time's up. Hindi ho ba pwedeng humingi ulit ng konti pang panahon? Malaking bagay nang binigay ko sa'yo, Oka. Hindi lahat ay nabibigyan ng pagkakataon na makabalik sa kanilang mga pamilya. Opo. Alam ko po yun. Kaya lang nalulungkot ho ako eh. Iiwan ko na naman ho sila. Huling pagmamagic ko na po to. Tapos na. Si Pakito. Baka may nagbabadya na ng problema sa pamilya. Sige na nga.
isa pang araw para makasama mo sila. Pero Oka, huling hirit na yan, ha? Oo. Salamat po. Maraming maraming salamat po. Tatat! 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 Saan ka po punta? Nabuli niyo ako. Pwede to. Sunugin ko na kaya yung puno. Sayang yung pa. Baka mapakinabangan mo pa. Eh, anong gagawin ko? Mukhang mawawala sa akin ang lahat. Mukha nga pa. Ganun talaga ang buhay. Ano sabi mo? Ikaw. Bakit kailan kontrabida ka sa buhay ko? Kayo din naman eh. Ano? Ano sabi mo? Ha? Ano sabi mo? Ang sabi ko po, kayo din naman. Hindi anak ng turing mo sa akin. Kaya ako pala iniwan ni Mami, kasi masama kang tao! Tama na! Binabalik mo yung nakaraan! Masakit yun, ha? Kahit kailan, hindi niyo ako minahal! Lalayas na lang ako! Hindi lumayas ka! Oka, maraming salamat, ha? Sinabi ko naman sa'yo, eh. Tutuparin ko ang pangako sa inyo noon. Hindi ako papayag na maghirap ang pamilya ko. Oo nga pala. Kapag binayaran na to ng suki natin bukas, buo na ang pambayad kay Pakito. Tapos na ang problema. At sabi nga ni Nanay, sa bako na lang daw bayaran para maayos at legal ang lahat. Tama yun. Masyado kasing tuso kausap yan si Pakito eh. Mabuti naman at tapos na yung problema natin. SP, may kailangan akong sabihin sa'yo eh. Ano yun? Iiwanan mo na ba kami? Oh, sandali. Bakit para malungkot ka? Oka, nandito ka na. Kahit ganyan ka, kahit habang buhay ka panyog, okay lang basta nandito ka. Bong? Bong, ikaw ba yan? Huwag kang matakot. Halika. Nga, kumain ka na ba? O, halika. Delikado yung ginagawa mo. Bakit pa naglalakad ka mag-isa? Nato. Bo, ba't ka nandito? Nato, meron silang hindi pinagkakaunawaan ng papa niya. Kaya dito na muna siya sa atin, ha? Tabi kayong matulog. Sorry na, Nato. Inaasar kita lagi. Kasi ayaw kitang maging kapatid. Sorry talaga. Ayan. Sorry na. Dito ko. Aling SP, salamat po talaga. Kasi kahit hindi po ako mabait kay Nato noon, mabait pa rin po kayo sa akin. Talagang bata ka, oh. Oh, basta. Pangako mo sa akin. Wala nang away-away, ha? Ito, siya nga pala. Saan nang galing yung magic yug nyo? Ba't ka naman sasabihin? Baka mamaya, nakawin mo pa eh. Uy, hindi ah. Hindi naman talaga ako salbahe. Yung papa ko lang ang salbahe. Nato, kailangan nyo nang makabayad ng utang. Kasi kapag kinasal ang nanay mo sa papa ko, kawawa kayo. Salbahe talaga siya. Bong, tinawagan ko na ang papa mo, ha? Sinabi ko sa amin ka natulog. Mamaya pagkuha niya ng pera, umuwi ka na kasama siya, ha? Kanina pa nakanda itong pambayad niyo na 150,000. Anong oras ba usapan niyo? Alas 9 nga ako, eh. Mga alas 10 na, wala pa rin. Bong, bakit ka malungkot? Ayoko na sa amin. Hindi na ako pwede sa inyo. Sa iba na lang. Kinawakin naman. Okay na iro. Huwag ganun. Masama naglalayas. Maswerte ka nga eh. Kasama mo pa yung papa mo. Ako, walang tatay. Malungkot kaya yung walang tatay. Kaya ikaw, Bong, mali mo ang papa mo habang kasama mo pa siya. Hello? Ma'am Pakito. Opo, kanina pa sila nandito. Ah, sandali lang po, ha? Pakito, sige. Hello?
Hello, SP. Medyo masama kasi pakiramdam ko eh. Ganon? Eh, papaano yan? Eh, huling araw na ngayon ng kontrata. Baka mamaya maisahan mo pa kami niyan, ha? SP naman, ang malaga, mabayaran na lang ako. Pwede sana pakidala na lang dito yung bayad ninyo sa bahay ko. Pero may papeles naman dito eh. Ipirma ko na lang na may natanggap ako sa inyo. O sige, pupunta na kami ni nanay dyan. O sige, itayin ko na lang kayo, ha? Sa kabilang kanto, may pila ng tricycle. Nato, buong halika. Natawag tayo ng mga sasakyan, ha? Day, sama na kami. Huwag na. Dito ka na lang. Meron kang malaking halagang dalay. Madali na kami, ha? Sige po. Sige. Day, ikaw na muna ang bahala kay Atat. Ang bigat po kasi. Sige, anak. Oh, sige. Tayo na. Magdahan-dahan, ha? SP, marami akong gusto sabihin sa'yo. O, kayo ko ng ganyang tono, ha? Parang nagpapaalam ka na. Pero yun naman ang totoo, eh. Bukas aalis na ako. Tulungan mo ako magpaalam kay Nato. O, kaayoko. Kakiusap ka na lang ulit. Tuto ka na lang. Ngayon pa, ayos na ang lahat. May tama niya ata sa ulitong si SP. May gusto pa sa niyo kaysa sa tao. Anong gagawin ninyo, sir? Huwag ka na magtanong. Yung isang kotse yung gagamitin ko sa magtakas, ha? Nakahanda na ba? Oo, oh, nakahanda na po. Hindi po sa kabilang kalsada, sir. Yung susi ba? Nakakabit na? Nakakabit na po. O, oh, sige, sige. Balis ka na! Tumoko! Ayoko po! Huwag ba't ka sa ulo mo? Sa bagay mo! Pagalingan mo, nakatayang pinaghirapan natin. Nakatayang bahay at ang nanay mo. Para sa kinabukasan mo rin to. Galingan mo, anak! Galingan mo! Nato, huwag kang umiyak. Pinahutin ulo yung reklamo laban kay Paquito. Nangako naman siya sa presinto, sa akin, at sa harap ng mga pulis na kahit kailan hindi na siya pupunta dito at kahit kailan hindi na siya lalapit sa kung sino man sa atin. Eh, mabuti naman kung ganon. O eh, paano daw yung anak niya? Eh, tinawagan ni Paquito yung mama ni Bong. Pinakuha yung bata. Iuwi na lang daw ho sa Maynila. Eh, mukhang mabait naman ho yung mama ni Bong, kaya mukhang mapapabuti siya ron. Oh, ayos na to. Ayos? Mahiram. Ako, maraming salamat sa'yo, ha? Alam mo, mahirap mang paniwalaan, pero totoo. Pagpalain ka ng Diyos, ha? Akala ko nga, nung nabiyak ka, iiwanan mo na ako eh. Nato, di ba may naiwan sa'yo yung kalendaryo yung tatay mo noon? Patingin naman oh.
Oh, sakto pala eh. Ngayon ang araw ng pagbalik niya dapat. Pero wala na siya eh. Hindi niya na natupad yung promise niya. Nato, natupad naman eh. Yun nga lang, napaaga. May isang buwan yun na siyang kasama. Anak, gusto ko sana sabihin sa'yo na si Yatat at ang tatay mo ay... Iisa? Ay! Anak, makinig kang mabuti. Kailangan ko na umalis eh. Nagpaalam lang ako sandali para makapiling ko lang kayo. Para tulungan kayo sa mga problema ninyo. Para ayusin ang mga gulo. Kaya lang hanggang dito na lang ako eh. Aalis ka ulit? Iiwan niyo po ulit kami? Oo, anak eh. Pero huwag kang mag-alala, sa pag-alis ko naman, wala nang utang, wala nang gulo, wala na kayong problema. Maayos na ang buhay ninyo. Ikaw ang gusto ko, Tay. Pero anak, may mga bagay na hindi na pwede. Ang isipin mo na lang, magpasalamat na lang tayo sa biyayang dumating. Tay, gusto ko kasama ka namin. Hindi man ako mawawala sa alaala ninyo eh. Sa tuwing makikita mo ang puno ng nyog, maalala mo ako. Pag nag-aral ka na mabuti, maalala mo rin ako. Dahil di ba yun ang biniling ko sa'yo? Anak, papakambait ka. Mag-aral ka na mabuti. At tandaan mo, sa lahat ng mga bagay, dapat buo ang loob mo. Tay, huwag niyo po kami iwan. Hindi ko na po kayo mawala ko, Tay. Anak, kakayanin mo yan. Basta ginusto mo. At handaan, Diyos, ibigay sa iyo lahat ng kailangan mo. Kahit gaano pa ka-imposible yun. SP, mahal na mahal kita. Mag-iingat kayo parati, ha? Oo, ha. Maraming salamat, ha. Anak? Anak, hanggang ngayon ba hindi mo pa rin natatanggap? Ilang linggo nang wala si Yatat. Tanggap ko na po, Nay. Napapasalamat na ko sa kanya araw-araw. Dahil bumutid din buhay natin. Ang bait naman ang anak ko. Natupad din ni Tatay ang promise niya. Kaya tutuparin ko yung promise ko. Papakabait ako. Mag-aaral ako ng mabuti. Para tuloy-tuloy ang magandang kinabukasan.
Naku, sigurado ako, masayang-masayang tatay mo niyan. Oo, wala na akong nyog. Sinong aakit sa inyo sa puno? Ay, ako na lang pula. Oh, ay, naku, sandali. Baka mahulog ka ako na. Nasaan na ba? Ayun. Andito. Nay, tulungan niyo na lang ako dito sa hagdan. Si tatay. Patuloy pa rin nakabantay sa atin si Oka. Halika na. Once upon a time, isang kakaibang Christine Reyes ang inyong makikilala sa sungsugat na magdugo dyan sa katawan mo. Tumatalab agad ang sumpa at wala ka nagiging palaka. Ruben Marcelino's Kokak. Doble ang aliw na hatid ni Jessie Mendiola sa Mula ngayon, ikaw na ang best friend ko. Ako nga pala si Jenny. Ah! Itawan niyo po! Maramdaman ko po yung ginagawa niyo sa kanya! Nerissa Cabral's Kakambalkoy Manika. Mga kwentong di mo dapat mamisa. Once